March 12 tayo ngayon. Konting update lang dito sa Qatar. So biglang dumami yung mga cases ng COVID. 238 kahapon. So I think it's 262 roughly. Parang ganun yung numbers natin ngayon. And then sabi din ng MOPH na may naka-quarantine 800 pa. Dahil yung mga nandun sa yung mga naka-quarantine ay sa isang compound lang sila. Okay? Again, wala sinabi kung ano yung mga nationalities ng mga to. And di rin sinabi kung saan yung compound or yung residential area na sama-sama sila. Okay? In terms of flights, yung Pilipinas, di pa rin pwedeng makapunta dito yung mga tao from the Philippines. So maraming stranded sa Pilipinas yung mga dating nagtatrabaho na, plus of course yung mga bago magtatrabaho. Now, ang problema dun sa mga ano, dun sa mga pabalik is depende sa company kung anong gagawin nila in terms of payment ng salary. Kasi depende sa company. Siyempre kung maliit lang company mo, plus depende din sa leave days mo. So kung may leave days ka, baka na natitira, baka dun kunin yung ano mo, yung leave mo ngayon kung na-stuck ka sa Pilipinas. Tapos after nung leave mo, kung maubos man yon or kung wala ka na, of course, ano yan, wala kang bayad, non-pay. And then, di ka sigurado kung kailan ka makakabalik dito. Dahil hanggang ngayon, as we see it and it's developing, parang mas mahirap na makabalik ngayon. Like sa schools pa lang. Sa schools, medyo indefinite kung kailan sila babalik. Some of the schools na alam ko, they have a spring break. So, ibig sabihin, may 1 week sila na break starting next week. Pero syempre, dahil nga nung announcement ng government, Monday pa lang ay wala na silang, Tuesday pa lang wala na silang pasok. So, yung mga yon, yung mga nag-spring break, ang expectation kasi dati, after spring break, babalik sa schools. Pero ngayon, galing sa Qatar Foundation, Qatar Foundation itself, so dahil marami silang schools doon, ang sinasabi nila, I did resort to virtual classrooms. So parang ganun. Parang si Sean ngayon, they attend, what do you call it? They attend classes using their laptops. Basically, yun ang nangyayari sa kanila. So, yung mga teachers naman, syempre, di ko pa sure, malalaman kayo maybe kung kailan nila pumunta ng kung kailan nila pumunta ng school or hindi. For that. Balik tayo dun sa travel ban sa mga Pilipino. Ang problema rin, actually hindi lang Pilipino yung concerned eh. Everybody. Kasi, almost all companies, at kahit hindi rin sabihin ng company, no? Kasi nga may travel ban sa Philippines. If you do decide to go home for a vacation, for a leave, ibig sabihin, di ka makakabalik ng Qatar. So a lot of the companies are actually suspending any leave approvals. So kahit gusto mong mag-leave, kahit mag-apply ka ng leave, di ka papayagan ng boss mo. Kasi number one, there's no definite date when you can come back. Okay? Which means maapektuhan yung trabaho dito sa Qatar. And then, number two, hindi ka aprobahan dahil nga, most probably, wala ka rin naman flights papunta ng, ng Pilipinas. I think, ang tawag dito, ang PAL, nag-stop na siya na magkaroon ng flights to the Philippines.
Kasi nga, naka-travel ban naman eh. So wala nang makakapasok, di ba? So yun ang situation. PAL has cancelled all flights to the Philippines from Doha. And I haven't checked Qatar Airways yet, pero for sure, ganun din. Kasi wala namang Qatar Airways na flight na papunta balik dito. Kasi nga, bawal naman. So no sense na magpadala ka ng ano, ng flights papunta Pilipinas knowing that yung pabalik, walang makakasakay, dalawa lang makakabalik. Okay? So yun. Yan ang sitwasyon natin ngayon. Yung mga tao dito sa Qatar na gustong magbakasyon sa Pilipinas, di sila makauwi na Pilipinas dahil nga di sila pwedeng bumalik and wala silang flights na pauwi na Pilipinas. Yung namang mga nasa Pilipinas, di naman makapunta dito sa Qatar. So yun ang sitwasyon. Pero siguro yun kasi yung ano eh, yun yung kailangang mangyari eh. We don't want to risk our jobs as well. Kaya hindi natin pinagpipilitan na makauwi ng Pilipinas dahil alam naman natin siguro kung ano rin yung risk sa atin pag muwi tayo ng Pilipinas. Unless na talagang you're willing to take that risk. Gusto mong wala ng trabaho. Kasi nga, it's very indefinite eh kung kailan ka pwedeng makabalik dito. Plus, again, you need your manager's approval or sino man yung boss mo. Kailangan mo ng approval sa kanya, which is more likely na hindi niya papayagan dahil nga sa sitwasyon na yun. Okay? So, tiis-tiis muna tayo. Tsaga muna tayo. Ito yung experience ko ngayong araw na to since nagpadala ako ng pera. Sabi nung nandun sa padalahan, I went to Al Jazeera and Al Dar. Sa Al Dar, ang maximum nila is 7,500 riyals ang padala sa peso sa Pilipinas with a charge of 15 riyals. Sa Al Jazeera, maximum nila is 10,000 riyals per transaction. So again, magkaiba sila. Parehong sabi ng dalawa, well, ang Al Dar sabi niya, in-impose ng Qatar government na ang maximum mo na may padala kahit na may tax certificate ka is 7,500. That's it. Before, kung mas mataas sa 7,500 ang ipapadala mo, kailangan mo produce ng bank statement o kaya bank document na galing, na withdraw mo yung pera sa, ano, sa bank. That means galing sa account mo. Okay? Ngayon, kahit na may bank statement ka na, ay bawal ka magpadala ng more than 7,500. So yun ang isang changes ngayon sa pagpapadala. Ano pa ba? Well, sa Al Jazeera, ang sabi niya 10,000 riyals per transaction. But you have to pay 15 riyals per transaction kung more than 10,000 ang ipapadala mo. At tsaka yung 15 riyals na payment, manggagaling na dun sa 10,000. Okay? So, I've also been to the grocery as well. Sa Carrefour naman. Sa Carrefour ako pumunta. Yesterday, si Mavis pumunta naman ng Lulu. Actually, hindi ako tumingin kung mayroon silang alcohol and hand sanitizers eh. Pero it's a typical Thursday setting sa market, sa mga hypermarkets. Siyempre, marami tao. It's a Thursday, end of the week. Pero wala kang makikita yung hoarding, which is really good for everybody. I think yung mga tao naman is trusting enough sa government that they'll do what they need to do to keep people calm. At saka, they'll impose penalties kung magkakaroon man ng problema sa mga hypermarkets or if magtatago sila ng pagkain or what have you. I don't think we have reached that point yet and I hope we won't reach that point. So it's good. It's good in Qatar.
kailangan lang nating subaybayan kung ilan yung nagiging nagkakaroon na ng cases for COVID every day. Right? So dun tayo maging vigilant dun sa ano din sa numbers. Kasi we'll see dun sa mga numbers kung nag-i-spread ba 'yon. Kasi imagine mo from 3 people, 3 expats who came in the country, naging 238 yung na-infect nung tatlong taong yon. Now those 238, if they were already infected, of course, which they didn't know, sino yung nakasalamuha nung 238 na yon? So ganun yung actually pag-spread ng virus, eh, di ba? Dahil di natin alam na may virus na pala tayo, it comes out within 14 days. So dun pa lang natin malalaman na carriers na pala tayo. So imagine yung 238 na na-infect and those yung pwede lang ma-infect within those days na hindi pa sila naka-quarantine or hindi pa natin lalaman na infected sila. So dun tayo maging maingat. Again, I've heard rumors kung saan yung tawag dito, yung ground zero in a way for those three people. Pero again, these are rumors, kaya I'd rather not say, and sana huwag na rin natin pakalatin, kasi importante naman siguro, this is my logic and my thinking para sa government na rin, na we also don't want to cause panic, but we also want to be transparent. Diba? So we give out the numbers, we give out the details kung anong nangyayari din sa mga taong yun, and we're trying to stop the virus from spreading, kaya nagka-quarantine kami. So if you give out, kasi nga di pa nila sinasabi yung nationalities ng mga to, they don't want to give out siguro mga discrimination against the nationality itself, di ba? Kasi kung Filipino yan, sabi mo, galing sa mga Pilipino, ganyan-ganyan, mga Pilipino, ganyan. Or galing sa mga Indiano, ganyan din tayo, di ba? Or for any nationality, for that matter. So ayaw din natin ma-discriminate. Kaya din nila sinasabi kung anong nationality yung mga unang na-infect. Plus, yung area rin, I'm sure it's there. It's cordoned off or ano na. Alam mo actually kung yung mga katabi mo, kung yun yung area na yon, I'm sure. Dahil naka-quarantine na yan eh. Pero unless they release anything in terms of the actual location, wag nating pagsabi kung saan. Dahil again, these are all going to be rumors. At this point, we don't want to spread rumors. So kahit nalan nyo kung, uy, yun na nga yan, or nag-quarantine sila, ganyan. Wag natin sabihin, wag natin pagkalat. Dahil there's no point. I mean, kung pupunta ka naman, malalaman mo naman, eh, di ba? And they're trying their best to actually control it. So it's just better for us to stick with news that the government has put out. Yun na yun. Yun ang pinakamadali sa atin. At yun ang importante. Kung ano yung ginagawa nila ngayon to stop and prevent the spread of the virus. I think it's just better kung yun ang pag-usapan natin, kung anong ginagawa nila para ma-stop yung spread ng virus. Then give out false news or tawag dito, unconfirmed news. So have a nice weekend. Don't go out too much. Huwag masyado maglalabas para na rin sa safety natin, sa kalusugan natin. And again, there's no reason to panic. I mean, other countries are experiencing this as well. And I think mas okay tayo in terms of how the government is handling it. May resources sila. They have the capacity to support anybody who has COVID. Diba? Magandang health system natin dito sa Qatar. Plus, it's free. Okay?
And we have experts, a lot of experts, doctors here in Qatar. Plus the facilities are very good. Okay?